di man po tayo magkakasama ngayong umaga, pero salamat sa kalayaan pa rin ng pagpupuri para siya po ay luwalhatiin. Samahan niyo po ako na papurihan natin ang Panginoon. Maawit po tayo ng mga ilang awitin pagsamba sa Diyos ngayong umaga. Sa lahat po ng nakasubaybay sa live streaming na ito ng service po ng Main Church, ng first service ng 7 to 9, join sa amin sa live streaming na ito. Sama po ang Pastora Janet upang ibahagi sa atin ang salita ng Diyos ngayon pong umaga. Salamat sa Panginoon. Thank you.
praising from the beginning. Bow down, and the seas will
Magandang umaga po sa inyong lahat. At ngayon po, tayo po ay makikinig ng salita ng Diyos. Tayo po ay nasa first service ng CGM, Church of God's Miracles, first service, alas 7 po ng umaga. So, sa ating pong pagsisimula, basahin muna po natin ang salita ng Diyos na ating pong pag-aaralan sa umagang ito. Okay, sabi po, sa Psalms 46 verse 10, "Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth." Lagi pong pinagpapala ng Diyos sa kanyang mga salita. Ang sabi po sa Tagalog, sinasabi niya, "Ihinto ang labanan, ako ang iyong Diyos. Dapat na malaman dito sa daigdig, sa alinmang bansay, ako ang tanging makapangyarihan." Lagi pong pinagpapala ng Diyos ang kanyang mga salita. Sandali tayong yumuko at tayo po ay manalangin. Patuloy ka naming pinupuri, patuloy ka naming pinasasalamatan, sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan.
Salamat sapagkat hindi po nahahadlangan ang pangaral away anumang gawin ng tao, Panginoon, sa mga bagay, Panginoon, sa mundong ito. Pero yung relasyon namin sa iyo, yung pagpapahalaga namin sa salita mo, Panginoon, at ang pananalangin, pagsamba, Panginoon, sa iyo, ay hindi pwedeng hadlangan ng sino man. Kaya Lord, sa umagang ito, sa pag-aaral namin ng iyong mga salita, samahan po kami ng iyong Espiritu, Panginoon. Bigyan mo po kami ng karunungan, lalong higit ang gagamitin mong lingkod mo. Itago mo po sa likod ng iyong kaluwalhatian. Panginoon, bigyan mo po ng kapangyarihan ang aking isip, ang bawat lalabas sa akin, labi, Panginoon, mga salitang galing sa iyo. Anoint my lips, Lord, na bawat salitang mamumutawi sa labi ko, salitang may kapangyarihan, nahihipo ng puso ng bawat taong makaririnig, Panginoon, nasaan mang dako sila ng mundong ito, nasaan mang dako sila, Panginoon, ng lugar na ito, Lord, naniniwala ako, hindi nahahadlangan ng Espiritu Santo, hindi nahahadlangan ng kapangyarihan mo, kayang abutin ito, Panginoon, ng mga taong nangangailangan. Ang salita mo'y makapangyarihan. Hindi pwedeng talian, hindi pwede, Panginoon, na ito'y kontrolin ng sino man. Sapagkat ang langit at ang lupa'y mapaparam, pero ang kaliit-liitang salita mo'y hindi mawawala ng kapangyarihan. Kaya Lord, samahan mo po kami, Panginoon, at haya mo patuloy itong maging pagkain ng aming mga espiritu, Lord God, dahil hindi lang kami sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig mo. Kailangan namin ang mga salita mo, kailangan namin ang presensya mo, kailangan ka namin sa buhay namin, Panginoon. Hindi kami mabubuhay kung wala ka. Mamamatay ang aming espiritu kapag kami lumayo sa iyo, Panginoon. Kaya hindi po hadlang ang coronavirus at ang problema ang dinadanas ng bansang Pilipinas para kami, Panginoon, ay patuloy na lumapit sa iyo, Ama. Salamat. Samahan niyo po kami. Patuloy kang mangusap sa puso namin. Kailangan namin ang lakas mo. Kailangan namin ang katatagan. Kailangan namin, Panginoon, ang iyong pagsama, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat po, Ama, sa umagang ito. Sa iyo po ang papuri. Sa iyo ang pasasalamat sa lahat ng bagay. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Marami pong salamat at sa umagang ito. Ating pong pag-aaralan ang isa sa mga salita, isa sa mga pangako ng Diyos na kailangan pong maunawaan po ng bawat isa sa atin. Ito po isa sa mga pangako ng Diyos na pwede nating panghawakan, ideklara, at patuloy nating iparinig sa kaaway yung Diyos na ating pinaglilingkuran ay makapangyarihan. Basahin ko po ang buong chapter ng Psalms 46 kung paano ang pangako ng Diyos ay tunay ngang masasandalan. God is our shelter and strength, always ready to help in times of trouble. So we will not be afraid even if the earth is shaken and mountain fall into the ocean depths, even if the seas roar and rage and the hills are shaken by the violence. There is a river that brings joy to the city of God, to the sacred house of the Most High. God is in that city, and it will never be destroyed. At early dawn, He will come to its aid. Nations are terrified. Kingdoms are shaken. God thunders and the earth dissolves. The Lord Almighty is with us. The God of Jacob is our refuge. Come and see what the Lord has done. See what amazing things He has done on earth. He stops wars all over the world. He breaks bows, destroys spears, and sets shields on fire. Stop fighting, He says, and know that I am God, supreme among the nations, supreme over the world. The Lord Almighty is with us. The God of Jacob is our refuge. Ang ganda po, di po ba? Pangako po ng Panginoon, ideklara po natin yan. Basahin ko po sa wikang Tagalog. Ang Diyos ang lakas natin at kandungan, at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman. Kahit na sa dagat ang bundok ay mabuwal. Kahit na mangalit yaong karagatan,
At ang burol mayanig magimbal. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos. Sa balal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanan ng lunsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kanyang alaga, nangingilabot din bansa't kaharian. Sa tinig ng Diyos, lupa'y napaparam. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Ano man ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan at ikaw ay hahanga. Maging pagbabaka ay napatitigil, sibat at palaso'y madaling sirain. Baluting sanggalang ay kanyang tupukin. Sinasabi niya, ihinto ang labanan. Ako ang iyong Diyos, dapat na malaman. Dito sa daigdig, sa alinmang bansay, ako ang tanging makapangyarihan. Aleluya! Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. O di po ba? Ang sarap ng feeling, nakakabigay ng lakas, kapag ito'y uulit-ulitin nating basahin, yung pangako ng Diyos na makapangyarihan. Tunay nga, Book of Psalms, Psalms 46, gives encourages, diba? Nagbibigay ito ng ano, ng kalakasan. Nag-encourage sa atin, encourages us to hope and trust in God and His power and providence and gracious presence with His church, with His people, with His children, in the worst of times, and direct us to give Him the glory of what He has done for us and what He will do. Diba? Itong Psalms 46, nagbibigay ng lakas. Nagbibigay sa atin ng katatagan, ng pag-asa, ng pagtitiwala sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Ito yung power niya, ito yung nagbibigay sa atin na ang Diyos ay makapangyarihan. Nagbibigay sa atin ng knowledge na ang Diyos ay makapangyarihan. Ang Diyos ang nagpo-provide ng lahat ng ating kailangan. Ang Diyos ay mahabagin, puno ng biyaya. At ang presensya niya ay mararanasan ng kanyang iglesia, ng kanyang mga anak. Mararanasan ng mga taong nagtitiwala sa kanya. In the worst of times, sa mga ganitong sitwasyon, na matindi ang problema, maraming pagsubok, maraming takot. Di ba? Ang Diyos ay pwedeng sandalan. Ang Diyos ay pwedeng pagkatiwalaan. Ang Diyos ay pwede natin siyang ating tagapagtanggol. Lahat nasa Diyos na. Wala ka nang hahanapin pa. Kaya sa umaga ito, hindi po tayo aalis dyan. Ano po ang ating pag-uusapan? Hihimay-himayin natin ang pangako ng Diyos sa Psalms 46 verse 10. Sa NIV, ang sabi niya, be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. So, una natin pag-uusapan yung sinabi niyang be still. Ano ba ibig sabihin ng be still? Means to stop striving. Means stop fighting. Be still means relax. Be still means calm down. Be still means be quiet. Be still means hold your peace. Be still means keep silent. Diba? So, yan ang ginamit ng NIV, be still. Sa New American Standard Bible, ang ginamit niya, cease striving, tumigil ka ng magsikap. Tumigil ka ng ano, gumawa ng gusto, ng kaya mong gawin. Christian Standard Bible use, stop your fighting. Tumigil na kayo sa pag-aaway. I am God. And know that I am God. Tumigil na kayo sa pagtatalo-talo. At alamin niyo, ako ang Diyos na makapangyarihan. Stop your fighting. Contemporary English version, use calm down. Diba, relax ka. Ano, kumbaga parang pumanatag ka. Ang huminahon ka. International Standard Version use be in awe. Yung, di ba? Sabi niya, mamangha ka. Magulat ka. Sabi doon. And NET Bible use stop your striving and recognize. Di ba? Sa Aramaic Bible, ang ginamit return. Bumalik ka sa pagkakilala mo sa Diyos. Bumalik ka at alamin mo, ako ang Diyos na makapangyarihan. God's Word translation use, let go of your concerns. Hallelujah!
Sinasabi ni Lord, be still, let go of your concerns. Diba? Alisin mo yung mga alalahanin mo. Alisin mo yung mga takot na nilalagay ng kaaway sa puso mo. Let go of your concerns sa coronavirus. Let go of your concerns sa mga pangangailangan. Let go of your concern ano mangyayari bukas. Let go of your concern. Ano na, Lord? Let go of your concern. Be still. Hallelujah. Isa pa lang pong salita ng Panginoon yan. O diba? So tunay nga. So una rito, pinapakita sa atin ng Panginoon. Jesus is able to calm the storm within you and around you. Sabi po ng Biblia, si Jesus kaya niya na patigilin ang storm sa buhay natin. Within you and around you. Basahin po natin yan sa Mark chapter 4. Ang sabi po dito kung paano na si Jesus, sinabi niya, be calm, di ba? Mark 4:38-40. Basahin po natin kung paano pinapatigil ni Jesus ang mga bagyo sa buhay natin, sa mga bagay sa paligid natin. Mark 4:38. Sige po, atin pong basahin sa atin pong Biblia. Okay, ang sabi po dito ay, Jesus was in the back of the boat, sleeping with his head on a pillow. The disciples woke him up and said, Teacher, don't you care that we are about to die? Jesus stood up and commanded the wind, Be quiet! And he said to the waves, Be still! The wind died down and there was a great calm. Then Jesus said to his disciples, Why are you frightened? Do you still have no faith? Sa Tagalog po, si Jesus na may nakahilig sa unan, sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad, guro anila. Di ba niyo alintana? Lulubog na tayo. Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, Tigil! At sinabi sa dagat, Tumahimik ka! Tumigil ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Sinidlan sila ng matinding takot at panggigilalas at nagsabi sa isa't isa, Sino nga kaya ito at sinusunod maging ng hangin at ng dagat? Kapatid! Yung bagyo, inutusan ng Diyos, sabi niya, sa alon tumigil ka. Tigil, sa hangin, sabi niya, tigil. At sinabi niya sa dagat, tumahimik ka. At ang sabi ng tumigil ang hangin at tumahimik ang dagat. Yun ang sinasabi ng Diyos ngayon, be still, tumigil ka. Alalahanin mo, isipin mo, makapangyayan ng Diyos na pinaglilingkuran mo. Kaya niya sabihin sa coronavirus, be still. Pwede niyang iutos yan. Pero may purpose ang Diyos bakit niya inalaw yan at kailangan makita natin yun. Pero sa isang iglap, pwede niyang patigilin. Pwede niyang control niya ang lahat. Ang hangin sumusunod. Ang dagat sumusunod. Sino? Sabi nga, every knee shall bow. Lahat luluhod sa pangalan ni Jesus. Kaya sabi niyo, Jesus is able to calm down the storm within you and around you. Lahat ng bagyo sa buhay natin at mga bagyo sa paligid natin, kaya yung patigilin ng Panginoon. Diba? Sabi niya sa Psalms 107:28-29. Sige, basahin po natin. Psalms 107. Sabi po dito sa Psalms 107. Then, verse 28 and 29, Then in their trouble, they called to the Lord, and He saved them from their distress. He calmed the raging storm, and the waves became quiet. O diba? Sa Tagalog, nang nababagabag sa Panginoong Diyos, sila ay tumawag. Dininig nga sila, at sa kahirapan sila ay iniligtas. Ang bagyong malakas, pinayapa niya't kanyang pinatigil. Pati mga alon na naglalakihan ay tumahimik din.
So doon ipinapakita na Jesus is able to calm down the storm within you and around you. Kaya kung yung mga problema sa paligid, yung mga bagay sa paligid natin, kayang patigilin ng Diyos, tinuunutusan ka ng Diyos ngayon, anak, tumigil ka. Calm down. Relax. Be still. Di ba kung isa-isay natin, sinasabi na nun sa atin, cease striving. Stop your fighting. Calm down, anak. Be in awe. Di ba? Stop your striving and recognize. Return to me. Let go of your concerns. Yan ang sinasabi sa atin ng Panginoon, be still and know that I am God. Ano pang gusto niyo ba kinasabihin dito ng Panginoon? Sometimes we need to stop everything and put our focus on the Lord. Di ba, minsan inaalaw ng Diyos na itigil, tumigil muna tayo sandali. Magbulay-bulay, manahimik. Bakit? Dahil sa mundo ay punong-puno na ng mga bagay na kinaabalahan ng tao. Ang mundo'y punong-puno na sa Las Piñas lang, napakaraming bulls. Ngayon may tinatayo na naman bago. Napakaliit ng Las Piñas pero napakaraming tinatayo mga malls at mga kainan, mga bagay na kumukuha ng ating atensyon. Kapatid, sometimes we need to stop everything and put our focus on the Lord. Kaya inalaw ng Diyos siguro ang ganitong sitwasyon kasi gusto ng Lord, tumahimik muna tayo. Magninay-lilay muna tayo at makita natin kung gano'ng makapangyarihan ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Gusto ni Lord, ano, kasi masyado tayong busy sa trabaho, busy sa lahat ng bagay, busy sa ministry, busy. Gusto ni Lord, anak, relax ka muna. Anak, let go of your concerns. Calm down, anak. Huwag ka masyado nagmamadali. Calm down, relax, at mag-enjoy ka muna sa presence ko. Tayo muna, Lord, namimiss na kita. Baka marami tayo, busy tayo sa ministry, busy tayo sa mga paghayo, busy tayo sa mga ginagawa natin, busy sa trabaho, busy sa paglilingkod sa asawa. Hindi po yan masama, don't get me wrong. Pero iba pa rin yung quality time with the Lord. Namimiss na tayo ni Lord. Kaya masabi na po yun, sometimes we need to stop everything. Para bakit? And put our focus on the Lord. Sabi doon, so then, sabi sa 1 Samuel 12:16, so then, stand where you are and you will see the great thing which the Lord is going to do. Diba sabi sa Samuel, stand where you are, stay. Tumahimik ka muna. And you will see, para makita mo, dakila ang Diyos. Para makita mo ang Diyos ang nagpo-provide. Para makita mo siya ang pag-asa mo. Para makita mo siya ang katatagan mo. Para makita mo na siya ang Diyos ang makakagawa ng lahat ng bagay. Sabi ni David, saan manggagaling ang aking ang tulong? Saan manggagaling ang tulong na kailangan ko? My help comes from the Lord who made the heaven and the earth. Kung nagawa ng Diyos ang langit at lupa, yung tulong na hinihingi natin, kaya niyang ibigay. Walang bagay na mahirap para sa Diyos. Sabi niya sa Exodus 14:14, the Lord will fight for you and all you have to do is keep still. Diba sabi sa Exodus 14:14, ipagtatanggol kayo ni Yahweh. Wala kayong gagawing anuman. Just pray. Just stay in the presence of God. Just enjoy your relationship with God. Diba? The Lord will fight for you and all you have to do is keep still. Ipagtatanggol kayo ni Yahweh, wala kayong gagawing anuman. Kapatid, gusto lang ma-enjoy, kaya habang tayo naka-quarantine, huwag natin ilagay yung quality time para kay Lord. Enjoy mo yung pagpupuri mo personally, enjoy mo yung pakikipag-usap sa Diyos. Gusto ni Lord makipagniig sa atin ngayon na walang alalahanin, hindi ka mag-iisip na papasok ka bukas, nagigising ka ng maaga, na papasok ka ng report, na meron kang pupuntang Bible study. Gusto ni Lord ay simula sa isip mo na ikaw ay hahayo, na ikaw ay may bibisitahin, na ikaw ay may pupuntahan sa hospital, na ikaw ay may ganito, may ganyan. Gusto ni Lord i-enjoy ka ngayon sa sitwasyon ngayon. Gusto ni Lord i-enjoy yung presence mo sa Kanya. Ang sabi po dito, sa NIV ginamit, the Lord will fight for you. You need only to be still. O diba?
The Lord Himself will fight for you. Just stay calm. Sa ibang translation, ang ganda rin na Exodus 14:14. Saying, I mean, the Lord will fight for you. You need only to be still. Sa ibang translation, the Lord Himself will fight for you. Just stay calm. The Lord Himself will fight for you. Just keep silent. The Lord Himself will fight for you. Just be quiet. Diba? Kaya sa doon ang gusto niyo pakita sa atin ng Panginoon, anak, be still. Relax. Be calm. Sabi nyo, let go of your concerns. Enjoy mo lang yung presence ko. Enjoy mo lang yung relasyon mo sa akin. Enjoy mo lang yung purihin ako, pasalamatan ako, dakilain ako. Magbukas ang labi mo naman pagpapasalamat kung gano'n ako kadakila sa buhay mo. Alisin mo yung mga concern mo. Yung mga problema mo. Isang tabi mo yan. Enjoy mo lang yung presence ko. Enjoy mo lang yung relasyon mo sa akin. Yan ang gusto ng Diyos sa akin ngayon. Tayo muna ay umupo, magnilay-nilay kung gano'ng kabuti ang Diyos sa buhay natin. Magnilay-nilay, ilang taong ka na ba sa Panginoon? Ilang taong ka na? Mula nung sinilang ka, 50 years old ako, ilang taon mo nararanasan yung kabutihan ng Diyos, yung pagtugon niya sa panalangin mo. Ilang taon mo nang nararanasan ang siya nagpo-provide ng pangangailangan mo. Ilang taon mo nang nararanasan na ang Diyos hindi kanya binigo. Lahat ng bagay na kailangan mong problema sa pambayad ng kuryente, pero hanggang ngayon may kuryente ka pa rin at may bill pa rin dumarating. Ilang taon ka na mong problema sa anak mo, pero ngayon ang anak mo kasama mo pa din. Ilang taon ka na mong problema sa mga bagay sa mundong ito, pero still, diba, nandito pa rin tayo nakatayo, matatag. Ilang beses ka nang umayaw, ilang beses ka nang sumuko, ilang beses na natin sinabing ayoko na Lord, pagod na ako, suko na ako bilang tao. Pero bakit nakatayo ka pa rin? Yan ang sabi ng Biblia. Galatians 2:20. Hindi na ikaw ang nabubuhay, hindi mo nabuhay yan, buhay na ni Kristo yan. Kahit ayaw mo na, nasa church ka pa rin, buhay na ni Kristo yan, hindi mo na yan buhay. Dahil kung buhay mo yan, wala ka na sa church. Diba? Ayaw mo na maglingkod, pero bakit hanggang ngayon naglilingkod ka pa rin? Buhay mo na yan, buhay na ni Lord yan. Kasi kung buhay mo, hindi ka na maglilingkod, pero pag buhay ni Lord, kahit ayaw mo na, naglilingkod ka pa rin. Diba? Nagtitiwala ka pa rin. Gumagawa ka pa rin para sa Panginoon. Ayaw mo na, pero ba't nandyan ka pa rin? Hindi na ikaw yan. Si Lord na yan ang nabubuhay sa'yo. Hallelujah! So, una, be still. Pangalawa, and know. Diba? Alamin mo. Diba? Pag sinabing, and knowing God can be a feeling as much as understanding. Knowing God, pwedeng damdamin. Pwedeng understanding. Knowing, alamin mo. Sabi doon, establishing a personal relationship with God. So, ang knowing is establishing a personal relationship with the Lord. Diba? Bakit kasi pag isang tao gustong makilala? Diba? Ang isang tao hindi mo makikilala kapag ngayon mo lang nakasama, pag ngayon mo lang nakakausap. Ang isang tao para makilala mo, kailangan lagi mo kausap, kailangan makasama mo. Kaya yung mga tayo, yung boyfriend ba lang natin, yung mga asawa natin, o hindi pa natin sila ganun makilala, mas makikilala mo pag nakasama mo. Si Lord, di ba relationship ang gusto ni Lord? And no, at kilalanin mo ko. Di ba paano natin siya makikilala ng lubusan? Pag lagi natin siyang kausap, pag lagi natin siyang kasama, pag lagi tayong nakikipagniig sa Kanya, pag lagi tayong merong fellowship with the Lord, pag lagi tayong nasa presence ni Lord. Yan ang ibig sabihin, and no, establishing a personal relationship with God. John 17 verse 3, eternal life is to know you, the only through God, and to know Jesus Christ, the one you sent. Yan daw ang eternal life. Wala ka pa sa buhay na walang hanggan. Ang may relasyon ka na kay Lord dito sa lupa. Eternal life is to know you. Ang makilala ang Diyos. Bakit? Kahit nasa mundo ka pa, pagkilala mo ang Diyos, parang nasa langit ka na din. Diba? Kahit nasa mundo ka pa, kapag kilala mo ang Diyos, ang buhay mo parang nasa langit. Ang sitwasyon mo parang nasa langit. Kaya eternal life is to know you, sabi po ng Biblia. Ito ang buhay na walang hanggan, sabi sa Tagalog. Ang kilalanin kanila, ang iisa at tunay na Diyos at si Jesucristo na iyong sinugo, sabi ng Biblia. Sabi sa Hosea 4:6,
My people are being destroyed because they don't know me. Diba? My people are being destroyed. Hindi daw nadidestroy, napapahamak ang bayan ng Diyos. Hindi dahil sa walang pananampalataya. Hindi dahil sa hindi nagpupuri kay Lord. Hindi dahil sa anumang bagay. Pero sabi niya, oh, my people are being destroyed because they don't know me. Diba? Napapahamak ang bayan ko kasi hindi nila ako kilala. Kapatid, and know. Be still and know. Alamin mo, sabi pa doon, since your priest refused to know me, I refuse to recognize as my priest. Since you have forgotten the laws of your God, I will forget to bless your children. Sabi yan sa Hosea chapter 4, verse 6. Okay. So sa Biblia po, may mga tao po tayo makikilala na may mga well-known personality po sa mundo na hindi po kilala ang Panginoon, kaya po sila napapahamak. Sabi doon, si Christine Hewitt, Jamaican journalist and entertainer. The Bible, sabi niya, the Bible, the Word of God is the worst book ever. Noong June 2006, mag-endorse siya ng wine kasi siya ay isang ano, siya ay isang entertainer. So sa isang commercial siya ay kinuha na model ng isang wine. Pero hindi po yun natuloy dahil bakit? Sumabog ang van na kanyang sinasakyan at nasunog ng buwan. Hindi alam kung ano ang dahilan. Bakit? Kasi si Christine Hewitt, sinabi niya na ang Bible daw ang pinaka-worst book ever. So si Cazuza. Si Cazuza ay isang bisexual composer, singer at poet. Binuga niya ang usok ng kanyang sigarilyo at sinabi niya, God, that's for you. He died 32 years old dahil sa sakit na AIDS. Si Bon Scott, well-known vocalist band in Australia, ng AC/DC, pumalit kay Dave Evans. He is the songwriter and singer ng 1979 na well-known Highway to Hell, na isa sa top 20 songs na sumikat. Part of the lyrics of the song, Hey Satan, paid my dues, playing in a rocking band. Hey mama, look at me, I'm on my way to the promised land. I'm on the highway to hell. Yan yung lyrics ng kanyang kanta. One morning on February 19, 1980, he was found dead on his car. Bakit po? Nabulunan siya dahil sa kanyang sariling suka, dahil sa sobrang kalasingan. 30 years old when he died. Thomas Andrews, British businessman and shipbuilder, a naval architect na in charge sa paggawa at pagplano ng ocean liner na sikat na RMS Titanic. Pinlano niya ang bawat detalye sa paggawa ng Titanic at sinigurado niyang lahat ay ayon sa plano. Sikat na sikat at pinag-uusapan ang Titanic bago ito naglayag. May isang reporter na nag-interview sa kanya at tinanong siya kung gaano ba kaligtas ang sumakay sa Titanic. Ipinagmalaki niyang sinagot, "Even God himself cannot sink this ship." April 14, 1912, sa unang paglayag nito, bumangga ito sa isang malaking iceberg na ikinaludo ng 1,500 passengers at kasama siyang namatay dito. Tancredo Neves, Brazilian politician, lawyer at entrepreneur. Nakilala siya nung lumaban siya sa halalan sa posisyong presidente ang rehimeng militar. Kampante siya na makukuha niya ang loob ng kanyang mga kababayan. Pagmamalaking sinabi niya, "If I got 500 votes from my party, even God would not unseat me as president." Maski ang Diyos, hindi ako pwedeng tanggalin sa pagiging presidente. Nanalo siya bilang presidente, pero bago siya naupo, siya ay namatay sa komplikasyon ng kanyang surgery sa bituka. Marilyn Monroe, tanyag na actress sa Hollywood, dahil sa kanyang kagandahan at talento bilang artista, Billy Graham visited her one day and shared, "The Spirit of God sent me to help you find a satisfying life. It is in Jesus." But Marilyn Monroe answered,
hindi ko kailangan si Jesus. After 1 week, she commits suicide sa pamamagitan ng drug overdose. And last, si John Lennon, member of the British Invasion Band 1970. The Beatles, kasama niya si Paul McCartney, na sumulat ng 100 songs na kinanta ng Beatles. American reporter na isang sikat na magazine, he quoted, nung in-interview siya ng isang American reporter, he quoted, "Christianity will end. It will disappear. I do not have to argue about that. I'm certain. Jesus was okay, but his teachings were so simple. Look, today we are more famous than him." Dahil sa pamahayag na iyon, maraming nagalit kay John Lennon at sa Beatles. Sila ay nag-rally at sinunog ang kanilang mga plaka at posters. On December 8, 1980, siya ay binaril at 4 na beses na tinamaan sa labas ng kanyang tahanan ng isa niyang dating tagahanga na nagalit sa kanyang sinabi. Walang sino mang pwedeng magbiro sa Diyos. Kilalanin mo ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Be still and know. And last, that I am God. Sabi doon, that I am God. Kaya niya binanggit na ako ang Diyos. Bakit kasi sinabi niya sa Numbers 23 verse 9, basahin po natin, ilang beses na lagi sinasabi ng Panginoon na ako ang Diyos, hindi ako tulad ng tao. Sabi niya sa Numbers chapter 23 verse 19, God is not like people who lie. He is not a human who changes his mind. Whatever He promises, He does. He speaks and it is done. Sa Tagalog, ang Diyos ay di sinungaling tulad ng tao. Ang isipan niya ay hindi nagbabago. Ang sinabi niya ay kanyang ginagawa. Ang kanyang pangako ay tinutupad niya. Diba? Ilang beses sinabi ni Lord, I am the Lord. I am the Lord. I am, sabi doon, I am God. He is not a man. Diba? Ang Diyos, ako ay tao. Ako ay Diyos, hindi ako tulad ng tao. Ilang beses sinabi, ako ang Diyos, hindi ako tulad ng tao. Kapatid, gustong ipaalala sa ni Lord, I am God. Hindi siya tulad ng tao na sinasaktan tayo kahit anong binigay nating tiwala. Hindi siya yung tulad ng tao na kahit anong bigay nating tulong, kabutihan, minsan walang utang na loob. Hindi siya tulad ng tao na nang iiwan. Kaya sabi ni Haring David, iiwanan ako ng aking mga mahal sa buhay, pero may Diyos na kakalinga sa akin. Pwede kang iwanan ng kaibigan, pwede kang iwanan ng asawa, pwede kang iwanan ng anak, pwede kang iwanan ng mga taong nakapaligid sa iyo, pwede kang saktan ng lahat ng tao, pero may Diyos na mananatili sa atin. Kaya sabi niya, Hosea 11 verse 9, I will not punish you in my anger. I will not destroy Israel again, for I am God and not a mere human being. I, the Holy One, I am with you. I will not come to you in anger. Sa Tagalog, hindi ko ipadarama ang bigat ng aking puot. Hindi ko na muling sisirain ang Ephraim sapagkat ako ay Diyos at hindi tao. Ang tao may hangganan. Ang tao may limitasyon. Ang tao parang ang tao darating sa lundo ng buhay na ang tao ay sumusuko, umaayo. Pero ang Diyos hindi siya tao. Wala siyang hangganan. Wala siyang limitasyon. Lahat kaya niyang gawin sa buhay natin. Hindi kanya iiwanan ni pababayaan man hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kakalimutan ka ng magulang mo. Sabi niya, may magulang bang marunong lumimot sa kanyang anak? Kung meron man, ako na ama niyo sa langit, hindi ko kayo kalilimutan. Kapatid, tumingala ka, may Diyos na nagmamahal. Tumingala ka, may Diyos na concern. Tumingala ka, may Diyos. Kung nag-aalala tayo, may Diyos na kumakalinga sa atin. Kung may takot tayo, may Diyos na magko-comfort. Alalahanin mo, anak, may tatay ka sa langit. Kaya kong gawin lahat ng bagay. Sabi niya, I am God. Isaiah 43:11. Mga pangako ng Diyos na pwede nating ideklara sa panahon ngayon na tayo puno ng takot, na tayo puno ng pangamba, hindi natin alam ang mangyayari bukas. Pero may Diyos na nangako, ako ang Diyos, sabi niya. Ay sabi po sa Isaiah, basahin po natin mga pangako ng Panginoon na ibigay sa atin ang kalakasan.
Isaiah 43 verse 11, ang sabi niya, ako si Yahweh, tanging ako lamang ang tagapagligtas, wala nang sino man. Sa English, I alone, I am the Lord, the only one who can save you. Kapatid, pagbulay-bulayan mo ito. Sabi ng Diyos, Janet, ako si Yahweh, tanging ako lamang ang tagapagligtas, wala nang sino man. Gamitin mo yung pangalan mo, Jack. Ako si Yahweh, tanging ako lamang. Ang tagapagligtas, wala nang sino man. Kapatid, deklara mo yan. May Diyos kang kasama. May Diyos na nagsabing, I am God. Diyos ako, hindi ako tao. Hindi ako tulad ng tao. Sabi niya sa Isaiah 45, verse 5 and 6, I am the Lord, there is no other God. I will give you the strength you need. Although you do not know me, I do this so that everyone from one end of the world to the other may know that I am the Lord and that there is no other God. I create both light and darkness. I bring both blessing and disaster. I, the Lord, do all these things. Sa Tagalog, ako si Yahweh. Ako lamang ang Diyos at wala nang iba. Palalakasin kita, bagamat ako'y di mo pakilala. Ginawa ko ito upang ako'y makilala ng buong daigdig, na makilala nila na ako si Yahweh. Ako lamang ang Diyos at wala nang iba. Ako ang lumikha ng dilim at liwanag. Ako ang nagpapadala ng kaginawaan at kapahamakan. Akong si Yahweh ang gumagawa ng lahat ng ito, kapatid. Walang ibang Diyos. Siya lang. Be still and know that I am God. Jeremiah 32:27. I am the Lord, the God of all flesh. I am the Lord, the God of all peoples of the world. Is anything too hard for me? Ako ang Diyos ng lahat ng tao. Meron bang mahirap para sa akin? Pinapaalala yan sa atin ng Panginoon. Malakay 3:6. I am the Lord, I change not. Ako ang Diyos, hindi ako nagbabago, anak. Janet, I am the Lord, the God of all flesh. Is anything too hard for me? Kung natatakot ka, sabihin mo yan sa sarili mo, marap ka sa salamin. Janet, I am the Lord, I change not. Hindi ako nagbabago noon ngayon at magpakailanman. Be still and know that I am God. Dito po ako magtatapos. Ano pang dapat? Yung Diyos na pinaglilingkuran namin, natin, He is the rod of Moses, para kaya nahati ang dagat na pula. He is the ark of Noah, kaya naligtas si Noah sa matinding baha, sa napakalaking baha. He is the physical strength of Samson. He is the rock of David in his slingshot. He is the wisdom of Solomon. He is the resurrected life of Lazarus. He is the baby born of Mary. He is the revelation of John. He is the courage of Gideon. He is the lamb sacrifice of Abraham. He is the firstborn of Sarah. He is the dream of Joseph. He is the miracle doer of Paul. Should I go on? Paano pa kay Esther, kay Hub, kay Elijah, kay Elisha, kay Joshua? Lahat ng lingkod ng Diyos sinamahan niya. Lahat ng taong nagtiwala sa kanya, hindi na bigo, hindi na pahiya. Be still and know that I am God. Kapatid, tayo manalangin. Alalahanin mo ang Diyos na tinatawagan mo. Gusto niya ay paalala sa iyo, Janet, be still and know that I am God. Hindi ako nagbabago. Lahat ng lingkod ko sa Biblia, basahin mo. Nagtagumpay dahil kasama nila ako. Hindi ako nagbabago. Patuloy natin kausapin ng Diyos. Huwag mong kalimutan, makapangyarihan ng Diyos na iyong pinaglilingkuran. Lagay mo yan sa puso mo. Be still and know that I am God. Walang bagay na mahirap para sa akin. Ako ang Diyos na
hindi mo pinagkait, binigay mo sa amin. Lalong higit ang aming pangangailangan, ibibigay mo kasama ng iyong anak. Kung ang ibot sa parang hindi nagpapagal, pinapakain mo. Mas mahalaga kami sa ibon. Lord, marami pong salamat. Ikaw ang lakas namin. Diyos kami na matatawag. Kaya naniniwala kami sa panahon ngayon na kami puno ng pangamba. Ngayon, Diyos kami, Panginoon, na pwede magtagos. Ngayon, panpuno kami ng takot, pag-aalam na, pinapaalala mo sa amin, be still and know, kailan ka. Marami pong salamat, Panginoon, sa katiyakan. Hindi ka tulad ng tao na sinulatan pag sinabi mo ginagawa mo pag pinangako. Papantayan mo mga salita mo, ididiklara namin upang magkaroon ng katotohanan sa buhay namin. Hindi babalik ang salita mo, anak ng kanya. Salamat po sa bawat ito, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po at marami pong salamat. Once again, this is Pastor Janet Thomas. God bless us. So, kung alam niyo po, pwede naman din po kayong sumabay. Masasawin ating ilang bayan, walang pasubali.
kukunin ng kaaway sila'y magwawagi. Di sila bayan tayo magkaisa. Oras na laan, huwag nang sayangin pa. Magpakatatag at manalangin na kay Jesus na siyang tanging pag-asa. Banta sa ating bayan, ating malalaman. Kahit ang iba'y nagbubulag-bulagan, di mo may tatakwa ang katotohanan. Isang araw ay wala ng kalayaan. Tawag bang sa ating si Jesus, di magahari. Walang patutunan, tsak na masasawi. Ating inampay, walang pasubali. Kukunin ng kaaway, sila'y magwawagi. Di sila bayan, tayo magkaisa. Oras na laan, huwag na sayangin pa. Magpakatatag at manalangin na kay Jesus na siyang tanging pag-asa. Di sila bayan, tayo magkaisa. Oras na laan, huwag na sayangin pa. Magpakatatag at manalangin na kay Jesus na siyang tanging pag-asa. Purihin ang Panginoon. Salamat po.